Ayan guys, magandang umaga. Tagal uli akong din nakapag-vlog, ngayon lang uli. Maraming ginagawa. Nasa beam na kami ngayon, Thai beam. Ito yung ginagawa namin ngayon. May tubig. Ayan, kung nakikita nyo may tubig. Gym itong ginagawa namin. Andun yung mga kasamahan ko sa kabila. Susunod na to, buhos na. Pag natapos namin itong tubing dito sa kabila, baka unahin namin buhosan to. Ayan. 16 mm, 10 mm naman ang stirrups. Ang laki ng haligi namin is 40 by 40. Yan yung haligi. Kaya lang laging tinutubig. Yan, tingnan nyo kung gaano kahaba yan. Yun, hanggang doon. Yan, yan, hanggang dyan. Gaano kalaki haligin yan? Yan, hanggang dito yan. Nakadikit dito sa isang building na maliit. Nakadikit namin. Yan. Tapos dito papunta doon sa kabila. Hanggang doon. Ganito ang style namin pagkabit ng tie beam. Itinaas ko para mas madaling magtali. Hindi ka mahirapan sa pagtatali. Pagkatapos nyan, tatanggalin lang namin yung lock doon, yung nakapabalagbag na 10 mm. Bababa na namin yan. Sa ngayon siguro hindi ko papabubusan to kasi baka biglang gumuho tong mga lupa sa gilid nya. Ang hirap maglinis, kaya ganyan lang muna yan. Tatapusin muna namin yun sa kabila, yung nandun, yung inuukayan ng mga kasama ko ngayon. Tingnan natin yung ginagawa nila sa kabila. Yun. Lang kami sa equipment eh. Yung pinaka chipping gun namin yan. Tubo. Tubo na may palaman ng semento yan. Yan pinambabasag. Sira. Nasira yung chipping gun namin. Ito yung pinalit. Ayan. Mahirap yan. Mabigat. Pero kayang-kaya ni dugong yan. Yan ang birador namin dito. Birador ng kanilamig. Kilaban. Ito yung haligi namin. Ito yung haligi namin sa malapitan. Ayan. Pero ito, temporary lang to. Babaklasin namin to. Tataas namin yan. Mas dikit-dikit na yung stirrups dito. 5, 10, 15 yan, the rest 20 na naman. Yan. Yan. Kalakit yung lupa dito.
Ayan o. Yun, malapit na to, malapit na ulit to. Pagkatapos sukayin, siset na naman yung bakal nito. Siguro sunod na linggo tapos na to. Hindi ko na i-vlog yung ano na to eh, pag-uukay namin ng haligi. Kasi marami kaming ginagawa, no. So dun siguro na to, buhos na. Ito, nagbe-bend sila ng ano, bakal. Gagamitin naming duktong nung ano. Itong na bend nila is duduktong na namin doon sa pinakadulong haligi na naman. Ingatoy pa lang ate, walang dok na. Stirrups. Ingatoy pa lang ate. Dito namin duduktong yung bakal na binaband nila. Dito. Ito. Duduktungan namin to hanggang dun sa huling poste na yan. Tinataas na nila yung bakal. Ayan. Siguro next week to ano na, mabubuhusan na namin to. Problema lang namin dito talaga yan, may tubig. Ang kalbo ko naman na 100 grams na, ng kalbo ng lahat. Pag-urak ka ito. Oh, nanggal-nanggal na ako ng paglakay mo dun. Pare ko ng paikinti ko muna. Bro. Yung mga tinamaan ng semento. Yan, ganyan nangyayari. Tumitigas. Eh papagpagin din namin yan kapag buhos na. Hindi po pwedeng nakadikit yan na ganyan na may naiwang semento, hindi po pwede yan. Dapat talaga malinisan yan ng mabuti para maganda yung kapit ng semento at sa bakal. Tsaka yung sa baba, hindi pa malinis yan, hindi maayos yung pagkalinis. Palinis pa yan kapag medyo tumigas ng bagya para hindi naman maputik na bago buhos. Ano namin pa lahat, ayusin namin na mabuti. Ganyang kahirap. Ito kahirap ang buhay construction. Aray ko. Yun, muntik na naman nasugat yun. Ginawa na na, binitan na na. Wala. Ang bali gumatang ito. Ganun talagang buhay dito sa London. Mahirap. Mahirap kumita ng pera. Mahirap kumita. Mandali naman itaya. Pag-uwi sa hapon, may isang red horse pa. Patay tayo dyan. Isang soyap lang ang sahod namin dito, wala na. Okay, sige guys. Hanggang dito na lang ulit. Siguro next upload ko ay ano,
yung buhos na nitong tibing. Okay.